Hi! Hello mga ka-channel! Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Profbanie at ang pag-uusapan natin ngayon, part 2 ng ating activity about the Sketchup, no? Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, mga subscriber na walang sawang sinusubaybayan yung ating mga post online. Kaya tayo naman ay mas gaganaan pa na mag-create ng mas maraming video. Alam niyo naman na this channel was designed during the time of pandemic. Kaya paki-like, paki-subscribe, share para naman doon sa iba na hindi pa nakapanood ay meron naman pagkakataon na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya. Okay? So let's get start. Okay? I have here now my SketchUp software. Dito, every time na mag-open tayo, no, makikita natin yung ating default image. So, meaning to say, every time na mag-start tayo ng ating activity, so, kailangan mo natin siyang i-erase. Okay? So, click natin yung eraser, then erase. Okay? So, set up natin banda rito, ano? Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo mag-create ng basic ng high-rise building. So, ibig sabihin yan, merong ground floor, first floor, second floor, third floor hanggang the fifth floor. Then, paano ba natin gagamitin yung mga toolbars? No? Like, for example, yung copy-paste. Paano yung follow me? No? So, yun yung mga tools na pwede natin gamitin sa ngayon. Like the lines. And also the select. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, mag-create tayo ng base ng ating building. Ano? So, dito sa left side. Okay? Another one, ito yung pinaka main, no? Yung pinaka main area ng building, no? So ganun din sa kabila, doon sa left right side. So since na tayo ay gumagawa na wala mo ng measurement, ano? So parang ano lang muna, no? Estimate lang muna, calculation lang muna kung nasa tamang track ba siya, no? So once you click, okay, so pwede kong titingnan. So at least konti lang yung diferensya. Okay. So every time na pag gumagawa tayo dito, no? So ito lang yung laging ginagamit yan, yung pan, yung kamay. Kasi yung kamay na yan, pwede mo siya i-move anywhere. Okay? Ito naman yung orbit, no? Pwede mo siyang i-rotate. Ngayon dito sa base na to, meron siyang line. So ibig yung, ito yung naghihiwalay sa dalawa na yan. Kaya pag ginamit natin yung push, ibig sabihin, ito lang yung ano, no? Ito lang yung pwede natin may move pataas. Kasi meron siyang pagitan. Ibig sabihin, meron siyang division, meron siyang line. Ngayon yung gagawin natin dito, no, erase ko muna to. So, erase. Okay. So, ganun din sa kabila, erase. Na, once I move ko siya, ibig sabihin, lahat na siya kasama na, no? Okay. So, edit, undo. Ngayon dito, no, so, gagawa tayo ng, ano, ng design ng ating base. Ito yung gagamitin natin ngayon, yung, ano, yung follow me. Okay. Click natin yung line. Okay, mag-create tayo ng ano, no? So, kailangan na color, sa kulay asul, no? Kasi kulay asul yan. Okay, kulay asul. Papunta rito, dapat naka-red color. Papunta sa iba, dapat naka-blue. Then, connected din red siya. Okay, kaya kung i-rotate natin siya, so, ito yung magiging guide. Ito yung magiging, ano, ng design natin. Okay? So, next, click natin yung select. I-highlight natin yung lahat na yan. Okay, siya kaya kung makita nyo, naka-highlight lahat, ha? Nakakulay asul siya. Or pwede rin naman na individual, ipopost mo lang yung control, tapos i-hit natin yung bawat, ano, bawat corner. Okay? Then after that, click natin yung, ano, yung sa follow me. So, i-apply natin dito yan. Okay? So, that's it, no? So, babawasan natin ng konti. Okay. So, yun na yan, no? Pag na-rotate natin. Then next, after nakapag-create tayo ng dito sa ating follow me, click natin yung select. Okay, so select. I-highlight natin siya. Then inside, right click, tapos reverse spaces. Okay, ulit tayo. Highlight lahat. Then right click, make a component. So, walagyan natin siya ng pangalan ngayon na component number 1. Then hit create. Ibig sabihin, nasa, ano, naka-component na siya. Kaya pag in-apply natin siya, halimbawa yung push, hindi natin siya mamumove. Ibig sabihin, parang naging image na siya, naging isa na lang siya. Okay?
Ngayon, gagawa tayo ng ano, ng poste ng ating building, no? So, ang gagamitin natin, ito yung line. Okay? So, halimbawa, i-drawing ko dyan. Okay? So, ganun din dito. Ayan. Then, tsaka ko ngayon, ipupost pataas. Okay? So, ipost ka taas. I-set natin. Gawin natin na mas mataas pa. Okay? Push natin yan. Then, after na magawa natin yung unang poste niya, actually, pwede naman na pa-once na halimbawa, gusto natin gumawa ng 10 poste dyan, ay lalagay lang natin yung measurement. Okay, 10. So, automatic yan magkakaroon na yun. Since na itong gagawin natin is mano-mano lang muna, no? Okay? Basic na basic lang. Ito ang gagawin mo ngayon, i-highlight mo yan. Okay? So, ito yung poste nila yung na-highlight, diba? So, hindi kasama yung, ano, yung base na yan. Okay? Then, hit mo ngayon yung letter M sa keyboard, or dito naman sa mga toolbars, no? Hanapin mo lang yung icons niyan. Then, click. Okay? So, after that, press mo yung control. Then, tsaka natin i-move one at a time. Okay? So, actually, dapat may measurement yan. Pero, ano lang muna to. Okay? So, move papunta ron. So, i-rotate natin ng konti para mas malapit siya. Okay? Right. Okay. So, rotate pa. Oops. Okay. So, edit, undo. So, balik tayo dito. Move natin siya ulit. Okay. Okay. So, halimbawa, ganyan siya, diba? So, highlight natin ulit para madagdagat pa natin na isang poste ron. Okay, so rotate. Then, again, click yung move. Tapos, dadala natin sa dulo. Okay. So, orbit. So, dito ganun din, ano? So, lalagyan natin sa dito. Click muna natin yung move. Okay, so, halimbawa, pumunta ron. Pumunta ron. Okay, so that's it, no? So, move natin siya dyan. Okay? So, pag i-rotate natin siya, ayun na, di ba? Ngayon, ang gagawin natin yan, gagawa tayo ng, ano, ng first floor, no? So, let's take, for example, ito yung ground floor. Okay? So, yung gagawin, click natin yung move tool. So, ito siya. Since na ito kanina, naka-component. So, yan, di ba? Ito. So, yung gagawin natin yan, control, then, tsaka natin iangat. Okay? So, for example, yung first floor, ito yung another floor. And we have the next floor. And lagyan natin yung last. Okay, sample lang, no? So, was it rotate? Okay, so that's it, no? So, parang meron siyang pagkakahawig dun sa, ano, no? Sa building na, ano, ng Batasan Campus. Right, so ngayon dito, no? Halimbawa, ipopost ko siya doon. Okay. So, dito maglalagay tayo ng, ano, ng poster dito sa ilalim para paakyat dito hanggang doon sa first, second, third, hanggang fourth floor. Ito yung gagamitin ko ngayon, yung circle. Okay? Gagawa ko dito, no? Okay? Then, tsaka ko ngayon ipupukos pataas. Okay? So, balik natin na konti. Ganun din dito sa kabila. Okay? So, escape. Circle. Okay, sample lang. Okay, then saka natin ipupush din siya pataas. Okay, right. So, pwesto natin siya rito. Okay, so yun. Meron na tayong ground floor, first, second, third, and fourth. Actually, kung pag gumagawa tayo kanina, no, doon pala sa first floor, pwede na tayo gumawa ng isang room dito, no? So, pwede mo siyang, halimbawa, gusto natin gumawa rito, no? Halimbawa, dito siya, pwede mo na siyang ipost pataas. Okay? So, halimbawa, ito yung unang room. Okay? Lalagyan natin siya ng bintana dyan. Ang gagamitin naman natin ngayon, ito yung offset. Okay? So, sa offset, pwede natin siya i-push ng konti palabas.
Okay. Then, gamitan natin siya ng translucent. So, click natin yung translucent. Right. So, yun. Nakikita natin yung loob. Then, after that, pwede rin tayo gumawa ng ano dito, ano? Halimbawa, ito yung pinaka-pintuan niya. Okay. So, ipupush natin siya ron. Okay. So, yun. Okay. So, ibalik natin. Ipupush natin siya rito. Okay. So, ngayon, halimbawa, gagawa natin siya ng ano dito, ano? Yung mga tinatawag natin yung mga bintana, ano? So, for example, dito, no? So, click natin yung rectangle. So, highlight natin yung part na to, no? Okay. So, ganun din dito sa kabila. Okay. So, ang gagamitin natin ngayon, ito yung translucent din. Okay. So, click mo na siya. Yan. So, makikita natin yung internal parts ng building. Ngayon dito naman sa, no, sa itaas. Okay. Ang gagawin natin dyan, mag-create tayo ng ano dyan, no? For example, yung pangalan, no? So, ito yung letter A. Ito yung nag-stand para doon sa, ano, sa text. Okay? So, halimbawa, lalagyan ko siya ng 10. Okay? Profbanie. Then, place. So, ilalagay ko siya dyan. Okay? So, same procedure. Click ulit ako, no? So, halimbawa, University. Okay, so, ang gawin ko rito, mga 3 inches lang. Then, place. Okay, so, medyo maliit naman. University. So, ang gagawin ko, yung mga 5. Then, place. Yan. Okay. So, dito, ganun din, no? Pwede tayo maglagay ng, halimbawa, yung logo nyo, or logo ng school, or logo ng anak ko. Eh, halimbawa, mag-open ako, no? Sample lang, no? So, halimbawa, file, import. Okay? So, mag-i-import tayo, no? So, let's take, for example, yung ano ko na lang. Yung mukha ko na lang, ano? So, ilalagay mo dyan. So, mangyari dyan, lilit yan, ano? At saka mo kayo nihilahin. Okay, so, yun. Ulit, edit, undo. Edit, undo. File, import, click, open. So, itatapat mo siya dyan. Press mo yung mouse, tapos unti-unti mo siyang, alright. So, yun yung school, yung pangalan na school, tsaka yung, for example, yung logo. Ngayon dito sa, ano, sa mga bintana, okay, ang gagawin natin, no, for example, ito yung unang bintana, no, so, gagawin natin, no. Okay, so edit, undo. Yung unang, ano, nung gawin natin kalahati, ano? So, click mo yung line, papunta rito. Tapos, yung itaas, ito yung, ano, yung mga fencing, yung mga, ano lang, ano, yung mga bakal siya, ano? So, click mo to. Then, ganun din sa ibaba. So, dito naman sa ilalim, halimbawa, gawin natin siyang parang mga, ano, mga bricks. Okay, so click natin siya yan. Okay, so yun yung magiging ano niya, no? So, design ng ano, no? Yung bintana, tsaka yung parang mga hollow blocks. So, ganun lang din ang style, no? So, ano lang, no? Ay, sasarado mo muna yan. Okay. So, once ang sirado yan, hahatiin mo siya. Okay, so yung kalahati, gawin natin siya ng bricks. Okay, yung itaas naman, yung may natin siyang fencing, no, yung bakal, then saka mo i-click dito. So ganun din dito sa kabila, no. So kumpletuhin muna natin lahat yan. Okay, so for example, ito siya. Okay, so ganun din dito. Okay, so this one. Okay, so para ano siya, no, kompleto. Okay, so gamitin natin yung line. So hahatiin natin siya. Okay, so connect po rin sa kabila. Connected dun sa kabila. So ganun din dito. Yan.
Then, saka gamitin natin yung pencil. Okay? So, itaas muna yung gagawin natin. Okay? Then, yung roofings. So, ito naman, mga bricks. Right. So, yun yung dito pala sa itaas yung ano yung fencing. Okay. So, ganun din dito, ano? So, hahatiin mo siya. Okay. So, fencing yung itaas. Okay. So, yung sample na lang, ano? Ngayon dito sa ibaba, eh, ganun din, no? Kung halimbawa, gusto natin lahat yung ano dyan. So, highlight mo lang siya, punta ron. Okay. Then, gagawin natin siya na, ano, fencing na lahat. Right. So, yun yung sa mga example lang kung paano tayo mag-create ng mga tinatawag natin na high-rise building. Yan. Okay. Pag natin dito sa kabila, okay. So, halimbawa, nandun tayo sa kabila, no? Ganun din. Okay. So, yung gagawin, i-close natin to. Okay, so was na ano, gagamitin ko ngayon yung ano din, yung fencing. Right, so yan. So, depende rin kung paano mo siya gagawin. Right? So, ngayon, for example, no, so dito sa itaas or dito sa gilid, ganun din. Kung halimbawa, lalagyan natin siya ng bintana dyan or pwedeng ilagay natin to. Okay, so ang gagamitin natin is ito din, fencing. Okay. Paikot siya, no? Right. So, may bibigyan natin siya ng ano din, ng pinaka-stone. Okay, so ang gagawin natin, ito yung taas. Okay, so ito, pwede rin gagawin. Stone, ano? Stone, ito siya. No. Stone. Okay. Yan. So, sa iba ba, ganun din. Okay. So, once na halimbawa, you know, kompleto na siya, no? Okay. So, dito halimbawa, maglalagay tayo ng circle. Okay. So, pwede mo siyang ipupush patas. Okay. So, ganun din. Gagawin natin siya na parang bricks. Yan. Ngayon, after na, halimbawa, nakompleto na natin yan, no? So, actually, dito, pwede nyo lagyan dyan. Okay? So, ang gagawin natin, kukopyahin natin siya, no? So, lagay natin dito. Okay? So, pwede mo siyang i-highlight lahat. Okay? Then, Ctrl-C, Ctrl-V. Then, saka natin ngayon, ano, idudugtong dito. Right? So, once nakompleto siya, okay, so meron na tayo dalawang building no na magkapatong diyan. So ano lang muna to no, hindi naman na accurate kaagad yung ano yung gagawin natin. Para ano lang to no. Okay? So para alam na natin gamitin ko paano mag-copy paste no. Paano i-duplicate? Kaya kung halimbawa, gagawin natin ulit siya. Okay, so ipo-push natin siya mula sa kabila. Highlight natin ulit diyan yung buo na yon. Then Ctrl-C, again, Ctrl-V. Tapos, ilalagay natin naman dito sa isang side. Okay, so, liba, dito siya. Okay. Yan. So, ibig sabihin, dalawang ano na siya, no? So, dalawang building na. Okay? Actually, pwede mong ano yan, no? Pwede mo siya i-coconnect, no? So, let's take for example, ito, gagamitan natin ng ano, ng yan, ipupush natin siya. Then, papunta doon sa kabila. Okay? Yan. So, siyempre, lalagyan natin ng mga safety, ano yan, safety precaution yan para, halimbawa, yung pinaka-bako yan para hindi tayo mahulog kapag tumatawid, no? So, pero siyempre, ililib na natin yan. Okay? So, yun yung pinaka-simple yung paraan kung paano tayo gumawa, paano copy-paste, paano yung, ano, yung follow me. Okay? So, and, dapat,
alam natin kung paano kailan tayo magkakaroon ng tinatawag natin na make a components. Kasi pag hindi natin ginawa ng make components yan, mangyari yan. Once na kinopya natin kanina yung post, magkakaroon siya na sasama yung iba. Okay, so yan, dito sa ilalim. Okay, so meron ka ng ano dyan. Okay, so yan lang yung simple or basic na paano mag-create ng building. Okay, so that's all and see you on my next tutorial. Okay, so bye-bye. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto na libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.